Pinalilikas na ng RDRRMC sa Cagayan Valley ang mga residenteng nakatira sa mga mababang lugar at landslide-prone areas. Dahil pa rin yan sa banta ng Bagyong Christine, si Oliver Bakay ng PIA sa Balitang Pambansa. Matapos magbukas ng isang spillway gate ang NIA sa Magat Dam at dahil na rin sa inaasahang mabigat na buhos ng ulan dala ng Bagyong Christine, pinalilikas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga mamamayan na nasa flood at landslide prone areas sa Cagayan Valley. Siniguro rin ng mga provincial DRRM councils na nakahanda ang lahat ng kakailanganin ng mga ililikas sa mga evacuation center. May mga talagang area na susceptible po sa flooding at sa landslide. Sa lalo madaling paraan po ay lumikas na sila para hindi po sila matatamaan sa paghagubit ng Bagyong Christine. Sa Cagayan, nagtulong-tulong ang mga mangingisda sa Calayan Island at Santa Ana na iahon ang kanilang mga bangka upang iligtas ang mga ito sa lakas ng hampas ng mga alon. Sa Isabela, binabantayan ng lokal na pamahalaan ang 6 na bayang madalas bahain. So, ang most vulnerable sa tubig ay yung 5 downstream municipalities natin na Baga, San Pablo, Santa Maria, Santa Tomas. Bagamat tinutumbok ngayon ng bagyo ang coastal municipalities ng Isabela, ay kumpiyansa ang lokal na pamahalaan na nakahanda ang mga mamamayan doon. Ayon kay Fronda, nakapreposition na rin sa 4 na coastal communities ang mga relief goods at mga non-food items na kakailanganin sa relief operation. Ipinatutupad na rin ngayon sa Tumingaraw City ang liquor ban upang maiwasan ang disgrasya sa kasagsagan ng bagyo. Mula sa Philippine Information Agency, Cagayan Valley, Oliver Bakay, Balitang Pambansa.